Ayan, good morning po. Ah, good morning. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kapatid. Ngayong araw na ito, ayan, gagawa lang tayo ng reaction. Ito yung patungkol, yung pinangako ko sa inyo na gawan ko ng reaction. Itong first meet ni Ruel at ni Erica. No? Unang pag-vlog kay Erica. Ang kwento nga dito ni Ruel sa akin, mga kalingap, mga kapatid. Hindi naman talaga si Erica ang kanyang nakausap. Pero bago yan, ha, bago yan, ha, nais kong hingin ang tulong ninyo. Suportahan natin si Kuya Bal, si Atiid na si Kalinga Prab. Suportahan po mga Kalinga at syempre po yung aking channel sa hindi pa po nakasubscribe. Pakiyakap. No? And palakpakan natin yung ating mga viewers, yung mga nanonood sa atin. No? Kahit kunti lang tayo, ayos na yan. Hindi natin kailangan yung sobrang dami kasi wala naman tayong marami. Ayan, palakpakan natin. So, ito po, mga kalingap, tuloy na tayo. Ito yung araw, no? Ito yung una. No? According nga doon kay Ruel, nung nag-usap kami sa Lighthouse, alam niyo po, ang kausap niya rito si Tatay. Mm-hmm. Si Tatay ang kausap niya dito. So, mamaya mapapanood natin yan. Ngunit, lumabas ito, no? Lumabas itong si Baby Girl. Baby Girl. Ayan. So, ito po. Panoorin natin. Ayan. Pisahan ko lang dito, ha? Ayan. Ito. Sa inyo? Ayan dyan. Nag-aaral pa sila? Ang bunso, ilang taon na pong bunso, tay? Ako na yun. Hawig ayun, din. Hawig kay Erica. Sino ibi? Itong... ano po, mga babae. Si Erica, hawig kay tatay. Ang kabunso, ang kulalaki. Alalaki yung bunso. Lalo man trabaho din. Oo. So ngayon tayo, pwede niyo po akong ipakilala po sa inyong pamilya po para po malaman yung buhay niyo po doon. Oo. Pwede niyo po akong samahan sa bahay niyo. Pwede. Ayan po. Ano pong klase ang bahay niyo? Pwede niyo po ano sa akin? Ayan, nipa-nipa lang nipa naman. Nipa lang. Oo. Nartawali. Pero maayos naman yung pamumuhay niyo doon. Ayan. Pagtira niyo po doon, maayos naman. Sige tayo, samahan niyo po ako doon sa inyo. Tayo. So ayan po, mga kalingap na. Kanina ka pa po dito? Saan po yung daan ito? Yan, kabila. Ah, sige po. Si tatay po, nagtatanim siya ng gulay. Ay, bago po tay. Ano nga pong pangalan niyo po? Miguel Sorita. Tatay Miguel, ilang taon na po kayo? Tatay Miguel. Mas-sikipor na po. Kailan yung birthday niyo? July 7, 1956. Malapit na mag-54 si tatay. So, ayan po mga kalingap. Pero malakas pa si tatay. Papunta po sa kanyang bahay. Ayan po yung kanyang trabaho po dito ngayon. Yan. Ang kaibahan lang kasi talaga mga kalingap, mga kapatid, kapag nasa probinsya ka, araw-araw ka kumikilos, araw-araw ka nagtatrabaho, isipin mo to 64 na pero sobrang lakas pa niya. Magkitaan mo talaga yung katawan ni tatay batak sa trabaho. Nagdidilig po ng kanyang mga tanim. Ano pong tanim yun? It's a kamuti, sito, gula. Ilang buwan niyo po bago ma-harvest yun? Tagal yan, nakita, tatlong buwan. Tatlong buwan lang. So, ayan mga kalingap. Tara po. So, ayan. Dito na po tayo mga kalingap. Sa kanilang tinitirhan. Yung isang anak niya po. Pero maraming tricycle si tatay, ha. In fairness si tatay, masipag. Nakapagbuo siya ng mga, ano yun, no? Ayan, no? Nakapagbuo si tatay ng... nakabili siya ng mga tricycle. Masipag, yan ang masipag ka. Ito, oh, mayroon akong something na nakita dito. Ayan, oh. Meron, oh. Meron, parang mayroong anino. Oh. Ayan, nakatalikod. Oops. Oh, ito po. Oh, ayan, oh. Walaan nyo to kung sino to. Ayan. Ganda-ganda panoorin natin. Ang bahay niyo. Ilan po ang bahay ni tatay niya. Ni pawid lang. Marami nipa. Po. Magandang hapon po. Op! Pansin niyo, humarap sa may lingon siya. Nahiya pa siya. Oh, nahiya. Ulitin natin na. Balikan ko. Balikan natin siya. Parang... Tinan mo ha. Tinan kayo ha. Manood kayo. Pito oh, tabay. Pwede nyo po ipakilala. Hello po ate, magandang hapon po. Ako po si Ruel. Anong pangalan nyo po? Jenny po. Kano-ano po kayo ni tatay? Anak po. Ah, ikaw po yung panganay po niya?
Ay, hindi po, pangatlong anak. Pangatlo. Ito naman po yung anak ko, yung na-accidente. Na-accidente po siya? Ito po, anak niya. Ayan, ha. Ayun, no? Mahiyain talaga siya. Kita mo naman talaga dito kay Erica. Oh. Mahiyain talaga si Erica. Oh, yan. So, ito yung unang pagkakataon, no, kita sila si Ruel at saka si Erica. So, kung mapansin mo si Erica dito, kakaiba nga naman. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, siguro na ano talaga ni Ruel na kakaibang beauty nito. Dahil sa isang liblib na lugar na ganito, bibihira ang may ganitong mukha. Bibihira yan. Tinan mo. Kamangkin. Yan. Pero lolo niyo po si ano, Tatay Miguel. Yan. So ito, mga apo niyo po, Tay. Ang daming apo ni Tatay. Apuhan na. Dami niyo pala dito, no? Ang saya. Pag magtaing, puno ang ano, kaldero. Puno talaga. Yan, no? Sino po ikaw? Nag-ano sa inyo, nag-buhay si Tatay lang po. Pero ang daming sasakyan ni Tatay, ha? Halatang kay Tatay, nagpundar talaga si Tatay. Halatang nagpundar si Tatay sa kanyang pagtatrabaho, no? Kasi may nakaano siya eh. Nakakabuo siya ng mga tricycle. Dati pa ako nangangatulong nung na-accident po yan, mag-uwi po ako. Bali, ilan po yung anak niyo po, ate? Yan po. Dalawa lang po. Bali, tatlo na matay yung isa. Ay, isa. So, kapatid ito ni kapatid, anak dito ni Tatay, pinaka ano to, tsahin ni Erica. Sa Manila, nangangatulong. Ayan yung panganay po na anak ni Tatay. Yung nakapanganay namin, lalaki. Ayan yung bahay. May isang bahay din doon. Ay, so, bali, nagsama-sama talaga dito yung mga anak mo, Tay. Si Mrs. po saan? Nasa labag, nagpapagdapag. Nagpapagamot po? Anong sakit po ni Mrs.? Hindi na nakakakita. Malabo pa ta. Sino kasama niya po doon? Yung anak po, yung kapatid ko pong isa. Ah, sinasamahan siya. Ilan taon na po si Mrs. po? 63. So, alam mo, blessing din na na-discover sila si Tatay, no? Sila si Erica. Napuntahan ni Ruel. At ito na nga nangyari ngayon kasi may mga pinagdadaanan sila, no? May sakit ang asawa, no? Bulag. Kaya ginamit na instrumento si Ruel Malalag para magkita, no? Para magkita sila. At matulungan na rin. So ayan, mga kalingap. Tay, ano po, pwede niyo pong makwento sa amin yung hirap po ng buhay ninyo, yung buhay niyo dito. Talagang mahirap lang ako, parapaan na lang ang anak buhay. Kung ano-ano na lang po yung discarte nyo. Sa maayos naman na, ano, pagkakamaraan. Meron naman po. Nakakuha din naman. Mga anak-anak, tulong-tulungan din naman kami ng iba. Yan. Mahirap din naman, wala mga ibang trabaho. Sa mga anak mo, Tay, lahat po, ano po yung, sino po yung medyo maganda yung trabaho ngayon na makakasuporta po sa inyo? Ay, wala mo po din. Mahirap wala din. Po. Natulong din. Puro katulong. Nag-aaral po sila lahat? Nakatapos po? Ay, di. Mga elementary lang yan. Pero ngayon may mga anak na po sila. Hirap nga naman. Yun pong mga anak nila, mga apo mo, nag-aaral na. Paro ko naman yan. Yung sa first year ata yan. Third year ano? Third year high school na po. Third year yan. Ito, grade 8. Nag-aaral siya mo module. Sino po? Ito po. Ah, itong anak niyo po. Kinukuhaan ko lang. Ilang taon na po ito? Ano? 17 ka. Na paano po yung paa niya? Na-accidente yan. Sa motor? Nako, oo. Ingat po, ha? Ingat sa motor. Ilang taon na po yan? Ano? Bago lang po. Napakadelikado. December lang po. Magbagong taon yan. So may mga iniinom siyang gamot ngayon? Ayan, o. Ayan, si Rico. Maputi talaga siya. Hindi naman sa ano, pero maganda. Maganda, no? Kung nagkataon, ha? Ito mga kapatid, mga kalingap, huwag po kayo magagalit sa akin, ha? Huwag po kayo magagalit, mga Rochelle fanatics. Kung nagkataon na wala pang Rochelle at hindi pa na nagkaroon ng samahang Rochelle at Ruel, ha? Kung nagkataon lang, malamang si Rochelle po ngayon, si Erica ngayon ang collab team ni Ruel. Kung nagkataon lang, ha, linawin ko, ha, kung nagkataon na si Ruel wala pang collab team, malamang dito siya babagsak kay Erica.
ano kaya, no? Ano kaya ang kahinatnan? O yan, linawin ko lang ha. Oo, nakita ko yung motor. Ang gaganda ng motor ni tatay sa loob. Ayan o, dami. Oo, may tricycle pa, may single. Ayan na mga kapatid, kung nagkataon, totoo ha, ito, totoo lang. Kung nagkataon na wala si Richelle, hindi na scout si Richelle, hindi na tulungan ng Team Kalingap, at hindi na, hindi nagkaroon ng lab team sila ni Ruel at si Richelle, malamang dito si Ruel mapunta. Kasi, maitsura man talaga si Erica, no? Sa isang ganitong lugar, no? May makita kang ganitong itsura, eh, talagang kakaiba sa mata yan. Oo. Di ko alam kung anong, kung si Dr. Lab mag title nito, baka iba ang title niyan. Talagang ano yan, diwata, no? Sa gitna ng kabundukan. Oo. So yan po, ha, tuloy po natin. Ito po, apo niyo din po tay. Apo ko yan. Yung mama niya po, nasaan? Nasa Maynila. Yan. Ilan taon? So, apo. So, yan. At natanong ni Ruel, 19. Nakasama, no? Palakpakan natin. 19. Mayayain talaga siya. 19 po. Mayayain talaga si Erica. At saka, oh, hindi naman nagbabago. At saka, kita mo ha. Kita mo ha. Pansin ko ha. Si Erica, tinan mo yung buhok. Blondie na. So, hindi na siya, ano, kakaiba na siya. Hindi na siya yung tipong nasa, nandito nakatira sa ganitong liblib na lugar na hindi nag-aayos. So, kita mo sa kanya, makinis naman na siya. Ito yung time, mga Kalingap, na sabi nga niya, galing siya ng, nung bilag siya ni Kalingap, galing siya ng Maynila, yata, nung umuwi siya para sumali lang ng pakontes, no? Ito yun. Yung kapatid niyo po? Ah, sige, okay. So, ayan mga Kalingap, no? Ito po sila ngayon. Yung sa araw-araw niyo po, makakaya niyo naman po. Makakahanap ka naman po na para po sa mga apo niyo. Nakakakuha din naman. So, andito. So, ipuporward ko lang, ha? Mga kapatid, ipuporward ko lang. Pero ano naman, forward lang natin. Tuloy pa rin yung buhay, no? Ganyan yung sitwasyon mo. Dito ka lang na gano'n. So yun, maganda yung advice ni Ruel. Oh, makita mo ha, ito gusto kong isabihin sa inyo. Ang ganda ng sinabi ni Ruel, tuloy lang ang buhay. No? Sa kabila ng ikay may problema, may pagsubok, ang sinasabi ni Ruel, tuloy lang ang buhay. Dahil matatapos din yan ang problema ang kinakaharap mo. Ganda po ng sinabi ni Ruel. Dito ka lang tumatambay din. Oh, dito lang. Yun yung gamit mo. Ano yung, kayo yung gumagawa nyan? Kayo yung gumawa nyan? Si Lolo. Si Lolo nyan? Grabe. Madiskarte talaga si tatay. Na. So ikaw, may ano ka pa? May plano ka pa na ipagpatuloy yung ano mo? Ayan na. Pag-aaral. Dito po ang hina ng sagot ni Erica. Sabi nga ni Ruel, may plano ka ba bang ipagpatuloy ang pag-aaral? Sabi niya, kung may chance, napakahina ng kanyang boses, mayain talaga. Mayain. Sa papaanong paraan pala, na medyo nahihirapan ka sa financial. Bakit na yung pamasahe araw-araw, allowance? Yung allowance. Kasi minsan po di rin po sapat yung allowance po namin. Ang dami po namin. Oo nga. Sa ngayon, may pinsan ka o ano, yung kamag-anak mo dito na nag-aaral? Meron. Ito po, nag-aaral din po. Yung mga bata. Pero may college na o high school? Wala. Ito lang pang high school po. Ikaw lang high school? Isa pa po na pumasok din po. Wala po. Pasok po yung dalawa. Tatlo po yung high school. Tapos ikaw sana yung college na ngayon. Kaya nga sayang. Second year college ka sana ngayon. Pero ano, halimbawa si tatay magkaroon ng magandang ano, anak, buhay, trabaho, yung stable na trabaho. Pagpatuloy mo yung pa rin yung ano. Ano palang kurso mong kinuha? Ano po sana? Nurse. A nurse? Yan. A nurse daw sana. Ang plano niya talaga nurse, no? Ayan. So,
ang problema lang, wala naman talagang budget. Kaya wala talaga. So, nangangarap pa rin si Erica. Alam mo sa ngayon, kayang-kaya niya na. Kahit anong course kunin nito. Kasi nandiyan na si Sir John A. No? Andiyan din si Kalinga Prab. Kayang-kaya niya. Kaya, swerte talaga ni Richelle na na-scout siya ni Ruel. Erika. Si ate mo, na yun yung may anak na? Opo. Magaling po ng kasama. Ito yung anak niya? Ito po. Ilang taon siya nung ano? Ano nagkaroon po, ng ano? 17. 17. Tapos ngayon 21 na. Opo, 21. Tatlo na yung anak niya. Hindi po, isa lang po. Isa lang yung anak niya? Ito po. Ah. Sabi, saan yung papa niya? Nagtatrabaho. Tatrabaho po. Din. Sa gabi po ang uwi po. Dito rin po nag-stay. Ah, dito po, din? Po. So dyan, sinong nakatira dyan? Yung tita ko po. Tapos yung kapatid mo, yung ate mo? Yung ate ko po, dyan po. Ah, dyan sila. Pero yung nakatira dyan, yung tito mo? Opo. Yung panganay ng lolo mo? Opo, dyan. Grabe, nag-ano po lagay dito? Nagsama-sama. Paano mo maano yung buhay nyo dito? Yung talagang sobrang dami nyo, tapos yung lolo mo walang ano, maayos na trabaho. Minsan po, mahirap. Minsan naman po, okay naman po. Kasi, minsan, si Lolo po kasi po, wala po masabi po niya kay Lolo. Sobrang sipag po niya. Lahat po ginagawa niya. Lahat na, kahit anong trabaho, basta may ano lang, may kita. Yeah, idol po namin si Lolo. So ano, araw-araw talaga may kita yan si Lolo mo? May inuwi na pera? Ano po? Hindi naman araw-araw. Depende. Pero halimbawa, walang-wala talaga. Anong diskarte po ninyo dito? Wala po. Basta may bigas lang. Ano po yung karaniwang inuulam nyo dito? Asin. Asin? Asin? Pag walang-wala po. Kaya, tuyo. Taka lagyan ng mantika. Dito sa lugar na to, mga kalingap, mga kapatid, hindi ko sasangayunan, no? Ang sinabi ni Erica na asin, tuyo. Itong lugar na ito, tabing dagat po yan. Sa likod niyan, kabakawan. Kabakawan sa likod. Yung lugar na yan dyan, sa totoo lang, kasi nga, itong lugar na ni Erica at ang lingap center ko, isang barangay lang yan. So matugtuog na yan eh. Isang barangay lang kami. Isang barangay lang nasasakupan ng aking lingap center at saka itong bahay nila ni Erica. Paikutan po yan ng dagat. Itong bahay na ito at saka kay Lula Francia, malapit sa dagat. Diyan po sa lugar na yan, sa Gana po sa Yamang Dagat. Ang dami po diyang tinatawag nilang bukatot. Yung bukatot baga na yung sa gabi po nanguhuli ng isda, yung malaking net na nilalagay sa gitna ng dagat. At sa likod nito, mayroon diyan bakawan. Ang daming ano diyan, nanguhuli ng alimango. Siguro, hindi naman natin sinisiraan. Ano. Kumbaga, ang hindi ko sinasang-ayaw na mag-ulam ka ng asin at tuyo, kung may paraan naman na pwede kang manghuling alimango, manghuling lamang dagat, no? Dito lang sa likod nila, may dagat dyan, so marami dyan nanguha ng alimango. At sa kabila naman, may mga, dito talaga ang hanap buhay dito, pangingisda, no? Makakabili ka lang dito, halagang 20 pesos na sinasabi nilang sap-sap. Ordilis, 20, 30. Sagana dyan sa ulam. At itong bahay nila ni Erica, malapit yan sa Peaceport. Kaya nagtataka naman ako na mag-uulam ka ng asin at saka tuyo. Oo, kasi malapit sila sa Peaceport, yung Peaceport ng Mang Kamagong. Oo. Tuwing umaga po, pag nadaan ako dyan, ang dami pong dumarating na isda. Yung dyan po nang pumupunta ang mga biyahero upang mamimili ng isda malapit sa lugar na ni Erica sa Mang Kamagong Port. Oo, kaya imposible namang siguro may mga time lang, pero kung madiskarte lang talaga siguro, pwede naman humingi na pwedeng bumili or pwedeng dumiskarte. Kasi yung kakilala ko, alam yung kakilala ko, every morning pumupunta siya dyan, tumutulong-tulong siya sa mga biyahero. Mamaya binibigyan siya dalawa, tatlo, or minsan isang dakot. Isang dakot na isda, binibigay. Oo. So siguro lang talaga, minsan, nahiya lang talaga siguro sila ni Erica. Pero pinipaliwanag ko lang ha na
yung lugar, yung lugar nila dagat yun eh. Kung madiskarte lang, eh hindi siguro ka mag-uulam ng asin at saka, asin at saka tuyo. O, kailan kung mahiya ka nga talaga naman, eh siyempre pag hindi ka lumapit doon, eh wala naman din magbibigay sa iyo. So tama na mag-uulam ka talaga ng asin. Pero pinapaliwanag ko lang, itong area nila, tabing dagat po yan. Pero yung may-ari ng lupa dito, sinisweldoan si tatay? O hindi? Hindi po. Ang daban po nila papa, yan yung lupa. Pag, yung pag naglaga si papa, ano? Hati sila. So hindi naman yan. Diba po, nung kagaya po nung Pasko, naglaga si papa, naka-1,500 sila nung bus niya. 1,500 lang? 1,500 silang dalawa. 1,500. 3,000 lang po no. 3,000 yung kita noon tapos hati lang sila. Oo, 3,500 sila. Kasi san naibigay naman dito nung naka-confine sa ospital. 1,000. Kita niyo. So, ganun pala kahirap no, talagang ano. Kaya naisipan mo na gustong pumasok sa ano, makapagtapos. Na-realize mo din yung sitwasyon niyo dito. Kaya nga po nung ano po nung 2019 naghinto po ako, nagtulong din po. Nagtrabaho din po. Trabaho ka? Sa Maynila din? Opo. Ilang taon 'yan? Ano po? 2020 lang. Hanggang nag-pandemic. Opo. Naabutan ka ng pandemic opo, doon. Kami na lockdown. Ayun. So ito si Erica, na-experience na pa yung pandemic no doon sa Maynila dahil inabot sila dahil pumasok siya ng kasambahay sa Maynila, no? At kung maalala ninyo yung kasaganaan po ng pandemic, ang daming stranded. So mga kalingap, mga kapatid, kung panoorin niyo po sa channel ni Ruel, itong first meet nila ni Ruel Malalag at ni Erica, marami niyo pang malalaman at subaybayan. So ito lang po ha, maiksing reaction ang ginawa natin. Unang pagkikita nila ni Erica at ni Ruel. Aksidente lang ito dahil ang kausap naman talaga dito ni Ruel si Lolo. At yun nga, sa isang bahay sila. Kung may lumabas ba na ganito din kaganda, ay talagang mapansin talaga, no? Mapansin talaga, no? Sa isang ganitong lugar, mayroong magandang lumabas. So muli po, maraming salamat mga kalingap, mga kapatid. Sa mga viewers na sumusuporta sa aking mga reaction, salamat sa inyong lahat, no? Palapakan ko po kayo. Yan, salamat sa inyo. Sabi nga ni Ruel, embrace the positive, avoid the negative, ganun na lang. Yung mga lahat na nambas, bahala sila. Ang sa atin lang, yung manunood, pasasalamatan ko kayo. Maraming salamat and please subscribe my channel, Bobby TV 143. Bye-bye.